Bawal daw ang time out dahil walang oras para mag-relax sa tulad nilang mga nanay. Isang grupo po ng mga strong and wonder moms ang aming nakilala mula sa Laguna. Lahat ginagawa para mabuhay lang ang kani-kanilang pamilya gamit ang kanilang mga balsa. At hindi daw sila matitibag dahil ang rest back nila ay ang kapwa nila mga ina. Humanda ng humanga sa tender loving care ng mananay na walang pahinga. Tahimik, relaxing. Ganito ang vibes dito sa Tagong Paraiso sa probinsya ng Laguna. Isa sa pitong lawa ng San Pablo City, ang Pandin Lake. Popular ang lawang ito bilang Lovers o Twin Lake. So si Pandin, hiniling na mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Pero yung diwata, may kasunduan na yung anak mo hindi pwedeng tumapak sa lupa, kundi may mangyayari. So si Ambo, nung lumaki na si Pandin, nagkakilala sila, nagtatahi. So yung parang thread, yung ball of thread niya, nalaglag sa lupa. So para inano ni Ambo na, kunin mo, ganun. Pinapilitan si Pandin na bumaba para kunin yung sinulid. So yun yung nangyari. Naging lawa sila. Hindi naman sinasadya na katulad ng nasa alamat ng lawa, si Pandin ang babaeng bida. 2005, aksidente namang natuklasan ni Mandy Marino ang lugar ng Pandin. Dito ay binigyan niya ng pagkakakitaan ng mga nanay na naninirahan sa palibot ng lawa. Na ngayon ay tinatawag na mga bangkerang walang pahinga. Nakita nila yung isang grupo ng mga kababayan, naglalaban, nagkakwentuhan. So sabi nila, anong kinagawa nyo dito? Anong pinaglilibangan nyo? Sabi niya, wala po. Kasi po ang aming mga asawa po ay mga mangingisda. Simpleng mga housewives lang sila na naglalaban, nag-aalaga ng mga anak. Sabi niya, wala bang pumupuntang mga bisita dito? Wala po, sir. Gusto niyo magdala ako ng mga bisita. At ang gawin niyo, magbalsa tayo. Sa tulong ni Mandy Marino na isang dayo noon sa San Pablo, nabuo ang samahan ng mga bangkerang ina sa Lake Pandin. Siya ang nakaisip na gamitin ang ganda ng kalikasan sa lugar para pakinabangan at pagkakitaan ng mga nanay. Nagsimula sila sa 8 bangkera noong una. Ngayon, mayroon na silang 22 miyembro. Sila ang nagsasagwan sa mga balsa papunta sa magkabilang dulo ng lawa. Sila rin ang naghahanda at nagluluto ng masasarap na pagkain ng mga bisita at turista. At alam nyo ba kung saan nila kinukuha ang mga nilulutong tilapia, hipon at mga gulay tulad ng pako? Walang iba kundi dito rin mismo, sa lawa ng Pandin. Ayun po yung sineserve namin para sa aming mga turista. Yung inihaw na tilapia, enseladang pako, ginataang hipon. May kanina po yun, may tubig, may saging na hinog po yung dessert nila. Sa aming mga bangkera, kami na rin po yung nagsisipagluto para po matulungan namin yung aming mga anak or kamag-anak. Si Rowena Tolentino, na ngayon ay tumatayong ina ng mga nanay na bangkera. Kahit sabihin pang mas bata siya sa ibang kasama, bilang presidente nila, ginagawa ni Rowena ang lahat para masuportahan ang bawat nanay at kanilang pamilya. Karamihan sa amin, ito po yung talagang hanap buhay namin, sir. Ito po yung nakapagpatapos ng pag-aaral. Nagkameron kami dito ng, sabihin natin pong, medyo konting naiipon po dahil po dito sa aming pagbabangkera at dahil na rin po sa mga turista na pumupunta dito sa aming lawa. Malaking tulong ang hanap buhay na ito para sa mga kababaihan ng Pandin.
Ilan sa nakakwentuhan ng Rated Corina team ay mga OG o mga kasama sa walong orihinal na bangkera ng lawa. Siya si Nanay Merlin, 64 years old, isa sa pinakamatanda sa grupo. Dati raw siyang labandera at tindera sa lugar. Kwento niya, malaki ang naging tulong ng pagiging bangkera niya para siya ay makabili ng sariling lupa at maitaguyod ang pamilya. Pagod po ang katawan ko sa ganong mga trabaho. Ito, ang pagkatapos po balsa, pwede na po kami mamahinga. Ang sa akin po ay iniipon ko po para pambili ng lupa at saka pag-aaral ng aking mga anak, pagkain. Makaipon naman po ako ng kaunti. Ay, hindi na po ako mapapalaya sa aking titirahan. Pinagmamalaki ko po siya kasi po siya po yung nagpalaki sa akin. Kasi po yung mami ko nasa abroad po. Sa likod ng magandang ngiti ni Nanay Merlin ay nakatago ang malungkot niyang kwento at nararamdaman. Isang linggo siyang naghahanap buhay, kaya minsan na lang niya nakakasama ang kanyang mga anak. Yung ipon po kami mag-anak, tapos ang sakit, yun ang number one po hinihingi ko sa Panginoon Diyos, na kami po laging buo at saka huwag magkasakit. Kahit na may alitan o ano, talagang ganun po sa pamilya, hindi baga po masaya. Lola, sorry kahit minsan nag-aaway tayo dahil kasalanan ko. Sorry kasi palagi akong nagtatampo sa'yo. Mahal na mahal kita. Ayun lang. Tutuparin ko yung mga pangarap ko para mabigay ko yung gusto kong ibigay sa'yo. Kaya ngayong Mother's Day, ang tanging hiling ng senior na nanay ay makumpleto sila at magkasama-sama. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Anak, sana sa Mother's Day, ay magsama-sama po tayong lahat. Yung pang inaano ko sa inyo, kahit na kayo nagtatampo sa akin o ako, ay gusto ko po sama-sama tayong lahat. Siya naman si Ate Evelyn, 54 years old. May 10 anak, 5 dito, na pagtapos niya sa pag-aaral dahil sa pagiging bangkera. Malaki pong tulong sa amin itong lake. Kasi po, kung wala kong itong lake na naging bangkera po kami, hindi ko po mapapatapos po yung aking 5 ng pag-aaral po. Awa naman po ng Diyos, sila po ay may mga tarabaho na po sila. Sana yung bibili kayong tilapia. Dating naglalako ng isda si Evelyn sa kanilang lugar. Hirap siya noong makabenta at makaipon sa kanilang lugar. Dagdag pa ang gasto sa pamasahe, maubos lang ang kanyang paninda. Kaya halos tabla lang ang kita at abunado pa nga sa pagod. Amin po talagang hanap buhay nun po ay napakahirap. Siyempre magsusunong ka ng isda. Tapos habang yung 20 kilos sunong-sunong mo yun, habang naglalakad ka sa bahay-bahay, iaalok mo. Kung hindi yun mabibili, maampok ko yung isda nyo. Kaya mas pinili ni Ate Evelyn ang pagiging bangkera kaysa maglako ng isda. Kahit na araw-araw itong naka-duty, pinipilit niyang magkaroon ng oras sa kanyang pamilya. Kasing ka na ng alas 3 na madaling araw, magluluto, maglalaba, mag-iimis. Tapos pagka-imis noon at alas 6 po ang aming pasok dito sa pagluluto po para po yung aming pong gawain sa samahan na gagampanan din po namin.
Ang mapagtapos ni Evelyn ang kanyang mga anak ang itinuturing niyang totoong yaman na pwede niyang maibigay at maiwan. Kaya isa lang ang hiling ni Evelyn sa kanyang mga estudyante. Hindi po dapat din ho tayo lagi nasa bahay. Tumulong din po tayo sa ating asawa o kaya ay ang ating mga anak po ay iayos at mag-aral po silang mabuti. Sinimulan ni Mandy ang rebolusyong ito ng mga nanay sa lawa ng Pandin. At ngayon, patuloy silang sinusuportahan ng kanilang lokal na pamahalaan para mas mapaganda ang serbisyo ng mga natatanging bankera ng San Pablo City. Nag-start na kami na mag-introduce ng yung seminar. Libre namin yun. Libre na binibigay ng city government yon. So nagre-request kami from the National DOST, National Food Authority, DOT, Department of Tourism, at kung ano pang mga ibang mga agency na pwedeng makatulong sa kanila para ma-improve yung services nila and knowledge kung paano i-handle to. Ang Lake Pandin, dinadayo at binabalik-balikan. Hindi lang dahil sa masasarap na pagkain kanilang inihahain, kundi dahil sa ating mga nanay na bangkera na inspirasyon dahil sa hindi matatawarang tender loving care nila sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Puno ng pagmamahal yung pagsiservisyo nila dahil hindi lang sa sarili nilang anak ibinibigay yung pangangalaga, in-extend din nila sa mga guests nila. Kaya ganun na lang yung pagsaludo ko sa mga kababaihan dito sa lawa ng Pandin. Ang sikreto kung bakit sila malalakas at matibay kahit kulang sa pahinga, yun ay dahil ang kapwa nila ina ang nagbibigay lakas ng loob para sila ay patuloy na lumaban. Kahit mahirap, ganyan silang mga nanay. Tulungan lang para tuloy ang buhay. Pinagbubuti lang po namin yung pagtanggap sa aming mga turista hanggat makakapagpakumbaba kami sa lahat na pwede naming iba't ibang naiinkwentro namin. Kailangan po namin yung asikasuhin na maayos at matanggap ng maayos po na may masayang pagtanggap po sa kanila. Hanggat gusto ko, hanggat kaya ko pa po, hanggat kaya ko, kasi ayaw ko naman po walang trabaho. Habang buhay po, bangkera po rin po ang aking anay. Ang laking bagay sa aking pamilya. Ang kwento ng mga bangkera sa lawa ng Pandin ay kwento ng bawat ina saan mang sulok ng mundo. Handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Lalo na sa mga anak. Lahat ay kanilang gagawin mabigyan lang ng magandang kinabukasan at buhay ang bahay na kanilang iniilawan. Saludo kami sa lahat ng inay, nanay, mommy, mama. Kayo, tayo, ang tunay na mga bayani ng ating mga tahanan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.